Okay, abogado po kayo, pero na-kick out daw po kayo nung high school. Totoo po yan? Saan po kayo na-kick out, sir? Anong school? Ateneo. Ah, dito po sa... Di Davao. No, Davao. Ah, Ateneo di Davao. Ba't po kayo na-kick out? Salbahe, tamad mag-aral, o hindi talaga pumasa? Lahat na. Ay. Ano pong klaseng estudyante? Bully po kayo sa school? No. Ay, hindi. I've always hated oppression. Oh. Kaya ba sa dormitoryo noon, ayaw ko talaga yung mga bakla na niluloko. Yung, I've always said, I was the first to allow sa Davao. And I was the first to give a statement yung ladlad was denied registration by the Congress. Kaibigan ko rin po yung mga taga-ladlad, sila Sir Danton, Remoto. I was the first to say that, you know, stop this hypocrisy. Kasi sila meron rin noong bakla sa opisina nila. Hindi na lang nila. That I know. Paano ko nagkano kayo na anak na bakla? Okay lang. So, what's talaga the problem? Po? Yeah. Kanina nyo po sinasabi, bakla po kayo dati. Paano nyo ho nasabing bakla po kayo? Para ang mga babae mag-ano sa akin, hindi matakot, maglapit sila. Anak, bakla-baklaan lang kayo. Isa ka din dyan eh. Ginawa mo lang ano yon. Trick para may mga babae maano sa inyo, dumikit. Eh, kung wala nang iba, di, okay na lang. Paano ho kapag nalaman nyo si Paolo, yung anak nyo ngayon, meron siyang ano, girlfriend na bakla, okay lang? Okay. Okay lang. That's, it's more of the human dignity than anything else. Respetuhin mo talaga. Galing mo talaga. Eh, hindi. Oh. Gawa ka lang. All human beings are created by God. Mm. So, kirerespetuhin mo ang totoong babae, totoong lalaki. At ito namang isa, kung medyo alanganin sa babae, lalaki, then he is or she is a creation of God. Oh. So, kaya magrerespetuhan tayo. Sa Daba ang walang binabastos na bakla. Kasi ayaw kong opresyon. What's your take on same-sex marriage? It's good. Everyone deserves to be happy. You don't have to...